Hello class! So this time, this is now the third example sa ating analysis of planar frames. So medyo hihirapan natin to ng onte kasi ang gagawan natin ngayon ng analysis is meron ng diagonal member. Ngayon man, subukan pa rin naman natin siyang sagutan nang makita natin kung paano nga yung solution dito. So basahin ko lang, determine the reactions in supports A and C and connection B. So dalawang hinge ulit, tapos internal pin B. Determine its shear and moment diagrams, and determine the magnitude and location of the magnitude maximum shear and moment for every member. So ito class yung ating figure. So sige, without further ado, simulan na natin class ang analysis. Okay, so paste natin siya. Oops, mali. Sorry. So yan. Ayan siya. So, lagay natin solution. So, ang unang step dito, palagi naman class, hanapin nyo, no, yung mga reaction dito sa ating supports at the same time sa connection, di ba? So, nung nakaraan, ang sinolve na natin, kapag may dalawang hinge tayo tapos internal pin, dinisassemble natin to. Kasi, mahirap siyang computing class as a whole dahil nga dalawang hinge. Pero, nung second example natin, isang hinge, isang roller, so napatunayan natin na mas madali na isolve muna natin itong mga support reactions considering the structure as the whole. So, pwede din na ganun. Okay, depende nga yun sa experience mo sa pagsosolve. Pero ako, ang may advice ko sa inyo class, kung yung external reactions ay hinge and roller, o tatlong external reactions, i-consider mo muna ang structure as the whole. Saka ka na disassemble. Pero kapag ganito nga, apat kasi ang reactions dyan class, kasi may tig isang horizontal and vertical, saka ka dito muna mag-disassemble para mahanap mo sila. So, mauuna ang pag-disassemble. So, ganun din dito, for example 3 class, since dalawang hinge ang nandito, mauuna sa analysis natin class ay ang pag-disassemble ng mga members. Eh, dalawa lang naman to class, kaya madali lang naman. Ang gusto ko lang kasi ditong i-point out is itong tagilid na member and kung paano natin may sketch yung shear and moment diagram niya. Okay, kasi yung mga unang dalawang examples natin class regarding yun sa vertical. So, yung vertical, inikot lang natin, di ba? Okay, so sige, without further ado nga, solutions tayo. So, ako, i-disassemble agad natin class itong ating frame, which is madali naman siya. So, sige. Ito na class, ang magiging disassemble drawing natin for member AB at the same time yung member BC. So, ang goal nga natin, by disassembling, mahanap natin kung ano yung mga reactions at A, B, and C respectively. So, sige. Excuse me, simulan na natin. So, halimbawa, di ba nga, may kanya-kanya naman tayo ditong diskarte kung paano nyo mahanap. So, ako, halimbawa, ang diskarte ko, magte-take muna ako ng moment sa A class para mahanap ko yung BY. Okay, kasi yung BX naman ay magpa-pass through sa A. So, sige, siguro, lagay natin dyan as consider or considering AB. So, lagay mo, summation, moment at A equals 0, it means clockwise moment equals counterclockwise moment class. So, therefore, ang mangyayari, taas ko muna para may reference tayo. So, yung 16 kN natin, may span na 10, tapos kalahati siya class ng 10, di ba? As the moment arm. For sure naman, nandito yung center of gravity niyan, and familiar naman na kayo sa pagtake ng moments ng mga distributed load, okay? So, the counterclockwise moment is equal to BY times 10. So, therefore, mahanap natin yung BY natin as 80 kN. So, ayan class. Nakahanap na tayo ng isang reaction, which is BY. So, tadan! Meron na tayong BY. Meron na tayong BY. So, ang next na kukumputin natin is yung, syempre, yung natitirang 5. Pero siguro, mag-move muna ako. And yung tututukan ko na muna is itong BC. So, from BC class, mag-take ako ng moment sa C para mahanap ko yung B. Kasi, di ba, yung BY meron na. Mahanap ko yung BX doon. So, sige. Ang next na gagawin ko, considering BC. So, kanya-kanya tayong diskarte dito nga sa pag-take ng moment or pag-take ng summation. So, alimbawa, considering BC, summation moment at C equals 0. So, clockwise moment equals counterclockwise moment nga tayo pagdating sa point C. So, ang clockwise moment natin class actually ay isa lang
yung BX mismo is a clockwise moment with a moment arm of 3 plus 3 equals 6 meters. So therefore, ilagay natin siya class as BX, multiply natin ng 6, that is equal to, so lahat na counterclockwise, itong BY, counterclockwise siya with a moment arm of 8. So sige, lagay na natin siya as BY times 8. Plus, yung 80 kilonewton plus, huwag kayong makalimutan, is may moment arm din siya na 4. So therefore, 80 times 4. And remember, yung BY natin, kakocompute pa lang natin yan, actually, nasa taas nga siya. So therefore, 6BX is equal to 80 times 8 plus 80 times 4. And yung makocompute natin class na value ng BX is equal to 160 kilonewtons. Ayan, nakakompute na tayo ng BX. So, highlight natin siya. So, as here. Okay. So, next, para mahanap mo class yung CX and CY. So, same ulit, considering BC lang. Ang gawin nyo na lang is summation forces horizontal and summation forces vertical respectively. Yun na lang ang gawin nyo. So, therefore, pwedeng summation forces horizontal tayo equals 0. So, this is right equals left. So, therefore, considering that, based sa drawing, ang right natin ay BX, ang nasa kaliwa natin class ay CX. So, tingnan nyo na lang ha. Again, considering BC. So, ang right ay BX, ang left ay CX. So, therefore, ang mangyayari, malamang BX is equal to CX. And due to that, ang CX natin is equal to, sorry, pangit ng equal sign no. So, CX natin is equal to 160 kilonewtons. Ayan. So, tadaan! Meron na ulit tayong another na nasolve. So, yung CX na. And lastly, pwede ka naman ulit mag-CY. So, ay, para mahanap nga yung CY. So, summation forces, vertical tayo, equals 0. Okay? So, which is ang mangyayari, up equals down. So, ang gagawin mo lang dito, based sa drawing natin class, ang up, isa lang yung CY. The rest, pababa. BY and that 80 kilonewton ay downward. So, therefore, ang gagawin natin, so CY equals 80 plus BY. But take note, ang BY natin is na-compute na natin as 80 kilonewton na rin yon. So, therefore, ang CY natin is 160 kilonewtons. Okay? So, na-solve na rin natin yung value ng CY. So, naka-apat na tayo. So, ang last concern natin is yung AY and BY. So, therefore, balik ka na lang class kay AB. And kapag nakabalik ka na kay AB, ay mag-summation forces horizontal ka na lang and summation forces vertical para mahanap mo sila. Okay, so therefore, considering AB ulit, sulat lang natin. So, lagay ko, summation forces horizontal equals 0, so that is right equals left. And based sa drawing natin, ang pakanan class ay yung AX, ang pakaliwa natin ay yung BX. Again, refer only to AB lang. Kasi nga, kaya ano bang silbi na sinulat ko pa yung considering AB kung tututok ka sa BC? Parang mislabeling lang naman yun, di ba? So, dito, considering AB, ang AX ay pakaliwa, ang BX ang pakanan. So, therefore, AX is equal to BX. And yung AX natin, na-compute na natin yung BX class as 160 kilonewtons. So, tadaan! So, may panglima na tayong na-compute. So, taas ulit natin class. Okay na siya. And lastly, yung AY class, summation forces vertical lang yan equals 0. So, therefore, summation forces vertical equals 0. So, it means up equals down. And based sa free body diagram ni AB, taas ulit natin, based sa free body diagram class ni AB, so, ang dalawang pataas ay si AY saka si BY. Parehas sila upward. So, therefore, magiging AY plus BY tayo. AY plus BY equals, ang downward doon is the distributed load of 16 kilonewton per meter in the span of 10 meters. So, therefore, magiging 16 times 10. But BY, take note, the BY is 80. So, AY plus 80 equals 160. So, ang magiging AY natin is equal to 80 kilonewtons as well. So, yun. Na-solve na natin class lahat ng reactions. So, therefore, tapos na tayo sa step 1 ng analysis of frames, which is ang pag-sketch ay ang pag-drawing ng, or pag-solve ng reaction, sorry. So, ang next step class is i-sketch na natin yung shear and moment diagram. So, itong AB, lihamak na mas madali lang naman to dahil horizontal member. So, kahit nga diretsuhin na natin to. Pero dito tayo nga tututok sa BC, which is mamaya. So, for the meantime,
Lagay na natin, sketching the shear and moment diagram, no? Sketching the shear and moment diagram. So, unahin muna natin yung member AB. Diba? Member AB is 10 meter long. So, that shape is 10 meter glass. Okay. Tapos, ilagay nyo na lang yung mga reactions glass, diba? So, remember, this is the distributed load, by the way. So, this is 16 kilonewton per meter in the span of 10 meters. So, na-compute din naman natin. Kahit wag mo nang labelan na AX, AY class. Halimbawa, dito, no? Halimbawa lang, dito. Lagay mo na agad dyan as, 80 kilonewton. Tapos, yung reaction dyan, 160 kilonewtons. On the other hand, dito sa pin B, ilagay mo na rin lang yan as 80 kilonewton as well. Tapos, dito rin 160. O, ayan, balanse na siya. So, ang una mong gagawin is prepare mo na lang yung dash for the shear and moment diagram. So, ayan. Sige, simulan na natin class i-drawing yung shear and moment diagram. So, unahin na natin, remember, fam, sobrang common na nito, no? Uniformly distributed load. So, may 80 kilonewton tayo, tapos paangat siya. So, therefore, angat agad tayo ng 80. So, yun yung unang step, no? Angat tayo ng 80. So, magiging 80 dito. Tapos, ang mangyayari, 80 minus yung 16 kilonewton natin class na distributed, no? Multiply natin ng 10 meters, so that is equal to negative 80. So, bagsak siya, no? Babagsak siya ng negative 80. So, therefore, ayan siya. So, magiging negative 80. And lastly, there is an 80 kilonewton force din na babalik siya pagpaangat. So, plus 80 ulit. Ang sagot ay 0. So, yun. Dapat nga mag-enclosed. So, therefore, ito na yung shear diagram natin class na i-consider. And by the way, due to the symmetry of load, alam naman natin na tig 5 meters na lang naman to. Diba? So, yun. On the other hand, to sketch the moment diagram as well, so this will be a parabola. Halata naman. So, from 0 for the moment diagram class, hanapin natin yung area ng triangle which is 1 half ng 80 times 5. So, therefore, ang sagot natin is 200. So, magiging parabola lang siya, no? Pag ganito. Tapos, syempre, alam mo naman, 200 din to, pero pababa lang siya. So, ayan. Meron na tayo, class, moment diagram. So, this is 200 kilonewton meter. And it is placed at the midspan class kung saan yung point of zero shear. So, labelan ko lang as this is the shear diagram. And on the other hand, this is the moment diagram. So, pwede mo na class sabihin class that the maximum shear is both positive and negative 80 kilonewton. Sorry. So, for maximum shear, pwede natin sabihin na positive 80 kilonewton pwedeng at A or negative 80 kilonewton at B. Diba? Okay. On the other hand, the maximum positive moment is equal to 200 kilonewton meter. So, pwede natin ang best description dito ay midspan. Diba? Midspan of AB. Para sa akin, this is the best description. Pero, pwede mo naman sabihin na 4 meters right from B or from A. Bahala ka. Or pwede nga na 5 meters. Diba? Pwedeng 5 meters right from B or pwede nga na 5 meters left from B. Sorry, right from A and 5 meters right from B. Importante, alam mo yung description kung saan yung maximum moment. Kaya nga ikaw ang nagde-design eh. Ay, ikaw naman yung nagsosolve eh. So, para alam mo kung saan siya. Meanwhile, the maximum negative moment, fortunately, wala. So, no negative moment. Ayan. So, pwede na natin siyang makonclude as ganito. So,
Doon na tayo sa main problem of this situation, yung diagonal member. Paano natin, class, mahahanap yung diagonal member natin? Paano natin may sketch yung diagonal or yung shear and moment diagrams ng diagonal member? So, subukan natin siya ngayon. Ngayon, for member BC, lagay na natin to, no? For member BC, ang gagawin nyo, class, yung lahat ng loads natin and reactions, kailangan ma-convert mo into component, parallel, and perpendicular, class, to the beam itself. Okay? So, I use the term beam kasi yun naman talaga siya, biga siya. So, this is the beam itself, class, and we take note of this as BC. Ilagay ko muna yung mga reactions. So, alam natin, this is 160, tapos this is 80. On the other hand, this is 160, both. Parehas sila, class, 160. And lastly, we have the, of 80 kilonewtons, okay? So, 80 kilonewtons yan, class. Ngayon, labelan muna natin to as B. Labelan ko rin to as C. Kasi nga, masakit pag walang label, diba? So, sige, expand natin to. Extend ko lang siya ng onte. So, yan na, class, yung beam natin. So, ang point dito is, by the way, lagay din natin yung dimensions. So, kung ano yung pagka-slope niya, diba? So, this is 6 meter and this is 8 meter. So, halata naman na nasa mid-span siya. Okay? So, hanapin ko na rin lastly yung angle of inclination. Isahan na lang na pag-compute. Okay? So, alam natin, angle of inclination, diba? Kung ito yung theta, opposite is 6, adjacent is 8. So, therefore, gamitin mo inverse tangent. So, inverse tangent of 6 over 8 is 36.87 degrees. So, 36.87 degrees na, class. So, ngayon, ang tanong ko dito sa inyo, class, paano nga natin may sketch ito? Paulit-ulit na tanong, no? Ang gagawin nyo, itong 80 kilonewton, class, kailangan mahanap natin, class, yung component perpendicular to the beam. Uulitin ko, kailangan natin mahanap yung component perpendicular to the beam. So, hindi ko na-concern masyado yung component parallel. I am not concerned to this component, class, na parallel. Ang mas concerned ko dito is yung component perpendicular to the beam itself. So, this one. And therefore, paano natin yun mahahanap, say, labelan ko to, class, as P normal. So, nandito nga yung importance ni 36.87 kasi nga automatic theta na to, 'di ba? Kung ito is with respect to horizontal, class, usually ito magiging with respect na to sa vertical, class. Okay, tandaan nyo yan, kung ito with respect sa horizontal, pagdating sa component, magiging with respect yan sa vertical normal. But back to the topic tayo. Paano natin mahahanap yung normal component, class? So this is now a problem in engineering mechanics or problem in statics, yung pagkuha ng components, right? So although yung iba sanay na, pero syempre ito halata naman nang gagamitin nyo to solve for the component normal, class, is equal to 80. The next question is, anong gagamitin ko? Sine or cosine? Sa tingin nyo, ano bang gagamitin ko? Sine or cosine? So, itong palatandaan, class. This is my advice for you. Kapag ang nakikita nyong angle, class, kung itong component na to ay katabi ng angle, dapat cosine ang gamitin nyo. Uulitin ko, kapag ang component, class, ay katabi ng angle, cosine ang gamitin nyo. So, for this normal, dapat ang gamitin nyo 80 cosine theta. Kung gusto nyong mahanap yung parallel, out of curiosity, this parallel, gamitin mo dyan, 80 sine theta. Kasi, yan yung hindi katabi ni theta. Okay? So, I hope that is clear. Since itong hahanapin natin, itong concern natin na normal component, class, is katabi ni theta, cosine ang gamitin nyo. Okay? So, therefore, ang magiging sagot natin dyan will be, will be 80, erase ko lang to, class, no? So, 80 cosine 36.87 degrees. So, actually, 80 cosine ans na lang. So, 64 kilonewtons yan, class. Okay? So, unfortunately, hindi nga lang ito, class, ang kukumputin natin na component. Supposed to be, dapat, kumputin mo din, class, yung component dito at the same time yung component ng reaction sa C. Pero, a word of advice, wag mo na lang gawin yon. Mahirap mag-component dito. So, ang gagawin ko na lang, class, tingnan nyo na lang yung magic na gagawin ko dito.
So, i-consider ko na lang to again as a beam, pero ang loading lang nito class itong 64 kilonewtons. So, tingnan nyo kung magiging trip nyo itong magiging solution natin. Sa ibang libro kasi, kinocomponent pa to class. Diba? Kasi, pagkakaroon pa yan class dito ng sabihin na natin na CXY, CY prime, tapos magkakaroon pa yan ng BY prime. Mga ganyan, no? Kasi nga, dapat maging perpendicular na. Yung mga reactions kasi natin class, dapat maging perpendicular talaga siya dito sa ating beam. Hindi lang yung force. Pero, gagawa na lang natin to ng trick. Kasi, hindi naman na tayo masyadong concerned doon eh. Ang mas concerned tayo, mahanap nga lang talaga yung reaction. Okay? Or sorry, mas sketch lang talaga natin yung diagram. So, for sketching that, okay, nandito na tayo. Ito yung beam natin. And this time, ang mas concerned ko class is yung perpendicular component ng reaction. So, tawagin ko to as BY prime. Okay? Actually, meron din yung BX prime class. Huwag kang mag-alala. Meron din tong BX prime. Okay? By component, magkakaroon din to ng BX prime. So, ito, BY prime, BX prime. On the other hand, pagdating nyo dito, magkakaroon tayo ng CY prime. Tapos, ito rin, CX prime. And lastly, lagay ko lang class, yung na-compute na natin na component na 64 kilonewton. Diba? 64 kilonewtons to. So, yung distance na dito class ay tig 5 meters na and tig 5 meters. So, ang advice ko sa inyo, huwag nyo nang hanapin yung BY saka yung C, ay sorry, huwag nyo nang hanapin yung BX saka yung CX. Kasi nga, hindi rin naman to class kailangan. Diba? Literal na X to, literal na X to. Kasi actual yan. Ang mas concern natin is yung BY saka yung CY. Ayusin ko lang to kasi parang hindi siya perpendicular sa paningin ko. Okay, so dapat perpendicular siya. So, yun. Yun yung pinaka-concern natin. And paano mo siya mahanap? Technically, pwede ka lang naman dito mag-moment ng B. Pwede ka rin naman mag-moment sa C. Pero kung ako sa inyo, kalata naman na due to the symmetry of load class, itong BY ko, sigurado ko, 32 kilonewtons to. So, as the CY prime ko, automatic, alam kong 32 kilonewtons to. So, ganun lang. Ang concern ko lang talaga, BY and CY, wala na akong pakialam kay BX saka kay CX. Although, meron talaga yan dyan dito. So, from this, ng mga naka global X, global Y, tawag kasi natin itong global coordinate. So, kinonvert ko yung mga reaction class sa perpendicular. Pero, imbis na talagang natural na conversion, ang kinonvert ko lang is itong 64 kilonewton class. Tapos, yun na nga, i-consider mo to as a beam, imaginein mo na lang siya class, horizontal siya, di bang magiging reaction dun, parehas 32. So, I hope hindi na nagkakalituhan na. To recall, ang ginawa ko lang, ganito na lang ha, to recall. Ang ginawa ko, itong 80, kinonvert ko lang sa perpendicular, which is 64. Tapos, hinanap ko lang yung reaction dito class. Parehas 32. Hindi ko na inintindi yung mga reactions dito na previously na compute. Hindi sa hindi ko yan kailangan class. Kaya lang pampagulo lang talaga to kapag diagonal. So kumbaga, gumawa lang ako as a new beam tapos hinanap ko lang yung mga components perpendicular to that 32 or to that beam BC. So ano nang sense, paano na natin to i-sketch ngayon? So therefore, by sketching, prepare yourself kasi diagonal naman na to. So, sketching tayo, class. So, wait lang. Gawa natin ng line. So, ito yon. And, iguhit natin, class, yung force natin na needed natin. Haba na ng discussion natin, ha. So, tadaan. So, this is the 64 kilonewtons. Sorry. So, 64 kilonewtons siya. Tapos, nandito na class yung ating 32 kilonewtons each. So, yun na lang class ang kailangan kong i-drawing yung 32 kilonewtons. On the other hand, the dimension, baka yung iba magtaka bakit ito naging 5 meter. Uy, Diyos ko, Pythagorean theorem, di ba? O, Pythagorean theorem. So, 6 squared plus 8 squared, 10 squared yon, square root 10.
Divide mo lang, 5 meters yan. So, in this case, literal lang class, na tagilid din dapat ang drawing nyo ng shear and moment diagram. Yes, literal lang talaga na magiging ganun class ang drawing nyo. So, wait lang. Wait lang ha, gumagawa lang ako ng sketch. Excuse me. Sige class, simulan na natin yung pag-sketch ng shear diagram, no? So, katulad lang kanina, tagilid nga lang to. Sa limbawa, dito, 32 kilonewton. So, yun, iangat mo tong shear diagram by 32. Diba? So, 32 na to. Tapos, i-maintain lang yung beam, yung kanyang pagka 32 class. Tapos, alam mo, minus 64. So, diba? 32 minus 64, edi magiging negative 32. So, di ko pala na nailagay na rin dito as well yung pag-ano siya madadash, no? Sorry, tugtong ko na rin. So, yun. Dire-diretso na lang yan. Basta ang importante may madrawing ka. So, yun. Dito, 32 siya. Tapos, may pagbagsak. Magiging negative 32, di ba? Tapos, panatilihin mo. Tapos, may pag-angat ulit na 32. Ganun lang. Oh, meron ka na class drawing ng shear diagram. Oh, nakatagilid lang siya, pero parehas din lang naman to class ng concept. So, this is again, negative 32. For the moment diagram, remember the distance, this is 5 meters. This is 5 meters as well. So, for the moment diagram, ganun din. Kaya lang, syempre, yung area muna nitong triangle na 32 times 5. So, that is 160. So, magiging ganito siya. 160 kilonewtons. Tapos, pabagsak siya, diba? So, yun. I hope nai-imagine nyo yung pagka-drawing ko dito, class, diba? Okay, so, yan. Meron ka ng moment diagram. So, therefore, i-label na natin to a shear diagram. Sorry. Shear diagram and moment diagram, no? So, shear, tapos moment. So, ayan na, class. Okay na, na-sketch na natin. At the same time, i-label mo na rin yun, class, no? So, pwedeng sabihin na natin na yung maximum shear is equal to, sabihin na natin na 32 kilonewton, supposed to be dapat, ano siya, at B to C, at B to midspan. So, pwede na rin sabihin na natin na from B to midspan, so, bahala ka na sa pag-address ng ano, ng location or negative 32 kilonewton from midspan to B. At to C. So, pwede na rin yan. Kasi nga, parehas naman siya 32 kilonewton. Okay? On the other hand, the maximum positive moment, ang mas importante talaga yung moment. Yung 160 kilonewton class meter. So, ang best description at midspan. No? At midspan of BC. On the other hand, the maximum negative moment, di ba, is no negative moment. So, good. No negative moment. So, ayan. I hope, no, naintindihan nyo yung sketch natin kahit na tagilid na yung beam natin. So, therefore, finalize na lang natin to class as the summary. Di ba? So, summary! Ito na class, yung summary pala. Sinulat ko na siya diretso. So, ito yung mga reactions, no? AX nga is 160 kilonewton. Yung AY natin is 80 kilonewton. BX is 160, BY is 80, CX is 160, CY is 160. At member AB nga, the maximum shear is 80 kilonewton at A and negative 80 kilonewton at B. So, the maximum shear is 200 kilonewton meter at midspan of AB, and the maximum negative moment, it has no negative moment. So, at member BC naman class, it has the maximum shear of 32. Kung maalala nyo, pag ganito siya, due to the behavior of the load, diba? So, we consider both positive and negative 32. Anyway, parehas din lang naman yan class, pagdating sa shear. But in moment, the maximum positive moment is 160 kilonewton meter at midspan of AB. And the maximum negative moment, it has no negative moment. So, paano nga natin ini-sketch yung shear and moment diagram? So, kahit wala ng labels class ng mga values, okay lang.
You don't need to label the share and moment diagram with values. Basta literal lang na dinugtong mo. Halimbawa, dito, no? So, yung share diagram, expected nyo na pa ganito for AB, and for BC, expected nyo na pa ganito. So, therefore, ganito ang mangyayari sa share diagram ng frame as a whole. So, on the other hand, for ano moment diagram, parabola siya dito, tapos dito nga, triangle siya for BC. So, expect nyo din na ganyan ang magiging itsura ng moment diagram. So, ang gusto ko lang kasi ditong matutunan nyo is kung paano ini-sketch ang share and moment diagram ng frame. You don't need to substitute the values here or to place the values. Enough na to as an illustration for the share and moment diagram. Kasi nga, yung mga values nandun naman na sa individual share and moment diagrams ng kada member ng frame natin. So, gayunman, tapos na tayo dito sa lesson natin. So, I hope no, nagets nyo yung concept ng may mga tagilid na members ng frame. So, i-end ko na itong discussion natin class dito, and I hope nga may natutunan kayo sa akin. So, thank you so much and bye-bye!